Hello, fabulous people! This is your fabulous Lola. Na-miss nyo ba yung video ko na pre-namiss ko sa inyo? Last time, I said I'm going to make a video on how to apply, how to get a scholarship sa iba't ibang universities, not only in Philippines, but in other countries or Dubai, possible. So, actually, karamihan ng scholarship ay nag-a-apply ay sa United States, sa Canada, or sa UK. Okay. So, pag-usapan natin, ano ba ang kailangan mong gawin para ikaw ay makakuha ng scholarship? Number one, okay. From the beginning, you should have a very good academic record. So, sa ano pa lang, sa elementary years mo pa lang hanggang high school, o kaya kung kayo ay parents na nanonood nito, yung anak nyo ay elementary or high school, yan, dapat i-guide nyo yung mga anak nyo na yung kanilang academic performance ay hindi nila mapabayaan. Kailangan at least 95% or above ang kanilang academic performance. Okay, ano pa? Kailangan sila ay very active socially sa community. Sa eskwelahan, active sila sa mga activities ng school. Doon kasi nakikita kung gaano ka, ano ang leadership ability ng bata. So, kailangan active siya. Let them run for candidacy sa mga school organization, lalo na yung student organization. Kasi dyan matitest ang ability ng bata, how to lead a group of students. Okay. So, ang ikatlo na pag-usapan natin ay yung tinatawag natin na Let me remind you guys na ang scholarship are very hard to come by these days. Okay? Napakadami kasi nang nag-a-apply ng mga international student for scholarship. And there is already a scarcity of funds sa mga universities. Nagbawas sila ng kanilang mga budget for scholarship. Okay, so kailangan maging aware ka. But hindi dapat ito maging hindrance sa iyo. Let this not be a blocking factor for you to choose your career and get your scholarship. Okay? You should not treat this as a career deadlock. Kailangan aware lang kayo na ang college scholarship is different from college entrance. Okay? So, yung entrance ng nyo sa kolehiyo, okay, pag-apply nyo ng college sa universities, iba yon sa pag-a-apply nyo ng scholarship. That's a big difference. Okay. So, ang form nun iba. Okay. Ngayon, bago kayo mag-apply ng scholarship, ito ang mga bagay na dapat nyo malaman o gawin. Una, mag-research po kayo. Andyan ang Google, andyan ang internet, which is open to everybody. Halos lahat ay nakaka-access ng internet. Mag-search kayo kung ano-ano ang klase ng scholarship available na babagay sa inyo. At saang university yon, saang bansa iyon. So, pagka nakuha mo yung mga qualification na yon, so i-assess mo na sarili mo, saan ba ako pwedeng mag-apply na university? Saan bang bansa ako pwedeng pumunta na alam mo na ikaw ay magiging comfortable? Kasi kahit na natanggap ka for scholarship sa isang bansa or sa isang university, pero you don't feel comfortable, ay makaka-apekto yan sa performance mo. So, dapat yun ay ipa-factor in ninyo. Okay. So, ang next is eligibility. Okay? So, na-cover nyo na yung nag-research kayo, alam nyo na kung ano-ano yung mga universities na nag-o-offer ng scholarship at saang bansa. So, ang next na i-consider nyo ay yung eligibility. I-check nyo sa mga website or sa portal ng mga universities
kung ano yung requirement, what is the eligibility requirement for scholarship in that particular university. Kasi hindi lahat naman ay qualified for scholarship, di ba? Pero mostly sa Canada at saka sa US, every applicant na international student applicant, they are considered as applicant for scholarship. Pero sa USA ngayon, wala silang binibigay na scholarship for international student maliban doon sa fellowship o kaya doon sa student assistance for PhD. So, yun. You can go to Canada, which offers a lot of options. So, yun yun. Ngayon, ang sumunod ay ang yung mga documents na kailangan nyo. Kailangan nyo yung mga documents naka-ready. Okay? Naka-ready yung transcript of records, high school diploma, tapos yung pati yung mga grades nyo sa elementary, kailangan yan. Yung record nyo ng medical record nyo nung baby pa kayo, hinihingi din yan. So, dapat yung mga documents na yun ay naka-ready before kayo mag-apply ng mag-fill up ng form, para hindi kayo yung nag-fill up kayo na i-stuck kayo kasi kulang yung inyong mga documents. Okay? So, information of good proof of good qualification. Napaka-importante, nakasama yan sa mga documents na isasubmit nyo sa universities. Don't miss the deadline. Iyan ang sunod natin na i-consider. Kapag nag-a-apply ka, huwag kang papetek-petek or you're so complacent na hindi mo binibigyang pansin yung deadline. Can you imagine na nag-prepare ka, naghanda ka ng mga documents, all set of that na naihanda mo na, tapos yung pala nakalimutan mo na yung deadline is already tomorrow and you still need a certain thing na kailangan mo pang i-print or kailangan mo pang sagutan ang isang form and you forgot to do that, then you miss the deadline. My God, what a frustration, di ba? Hindi lang frustration sa applicant, pati na sa parent. Kasi parents are hoping that their children can get a scholarship kasi malaking tulong financially yan. So, iyan ang bagay na dapat nating tinitingnan. Okay? Then, majority ng mga international students natin, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, ay pinipili ang mga bansa katulad ng US, UK, at saka Canada for higher education, higher studies. It's because yung mga bansa na yon ang kanilang courses ay recognized internationally. So, kung ikaw ay gustong mag-masters or mag-PhD, is recognized yung mga documents na yon o yung your scholarship record. Okay. Categories to choose para sa iyong scholarship. Okay? Scholarship is dependent on you. How you perform as a student from your early years in the school. So, mula elementary hanggang high school, dapat maintain mo yung magandang academic record. Kasi napaka-importante niyan. At alalahanin nyo, ang dami nyong kakumpetensya. So, the best qualified student, the best academically qualified students, meron na siyang tawag dito, advantage over the others. So, yun ay napaka-importante. Ngayon, ang sumunod ay financial aid. Okay? Yung financial aid is, before I forget, yung academic performance ay
pumapasok yan sa scholarship natin na tawag na merit scholarship, meaning you have good academic performance. So, ang sumunod naman ay yung tinatawag natin na ang financial aid. Yung financial aid ay depende yan sa pamilya. How much your family is earning, ilan yung kumikita. So, doon tinitingnan yan ng institution na ina-apply nyo ng scholarship kung qualified kayo sa financial aid. Kasi ba naman, kung halimbawa ikaw naman ay malaki ang resources mo financially, and mag-a-apply ka ng scholarship through financial aid, eh nakakaawa naman yung ibang mga applicant na they truly deserve to get financial aid kasi wala nga silang financial capability, hindi katulad sa iyo. So yun, tinitingnan yun. Okay? So ang yun nga nasabi ko kanina sa inyo na sa US ang financial aid ay hindi na, wala ka nang makukuha ang financial aid for international student. Kasi yung financial aid nila ay binibigay na lang nila sa mga assistantship or fellowship. Kasi it is uncommon for US institution to offer aid to undergraduate international students. Such scholarships are often quite competitive. Tandaan nyo, bawat bansa meron siyang requirement sa scholarship. So, halimbawa, ang USA, lahat ng universities, pwede kang mag-apply for a scholarship. So, depende na lang yan sa university kung ikaw ay qualified. And the best way to do that is go to the portal. Pumunta ka sa university portal at tingnan mo yung mga requirements, qualification na hinihingi nila, documents required, at yung mga deadline and all of that. Doon sa USA, yan, lahat halos sila, merong portal na makikita mo yung mga requirement para sa scholarship. So, anywhere in US, you can apply for a scholarship. Ngayon sa UK naman, sa UK, meron silang central na organization na nag-handle ng kanilang mga applicant for scholarship. Ito yung tinatawag nilang UCAS or Universities and College Admission Services. It is UK-based organization which main role is to operate application papers for British universities. So sila bali ang mag-evaluate ng application nyo for scholarship. Pero parang one desk portal yan kasi nandoon na yung kanilang mga guidelines, requirements. Andun na, pumunta ka sa portal nila, hanapin mo ang UCAS, UCAS, at makikita mo kung ano-ano yung mga requirement. Okay? So, yan tayo ngayon sa scholarship. Ngayon sa Pilipinas, scholarship sa Pilipinas, hindi ako masyadong aware kasi yung anak ko hindi naman siya din nakakuha ng scholarship kundi dito sa Dubai. Dito naman sa Dubai, yung pagkakuha niya ng scholarship ay binase dun sa kanyang academic performance, yung leadership ability niya, and financial situation ay is altogether finactor nila yon. Kaya kami nag-qualified for scholarship. That is si Michael. Kasi tamang-tama at that time, maliit lang ang sweldo ko, maliit din ang sweldo ng asawa ko. So, it's really, really a luck na nakakuha siya ng scholarship. And because of him, lahat yung dalawa pang sumunod sa kanyang kapatid ay natulungan niya. Pati kami, natulungan niya. Kasi besides being a scholar, he's also working at the library as a library assistant. At siya ay sumusweldo sa university as library assistant. Tapos wala kaming mga libro,
Wala kaming pambili ng libro para sa kanya. But because nandoon siya sa library, he got the chance na nakakapagbasa ng mga librong ano nila, ginagamit sa school. And yung mga textbook nila na required na meron ka, ang ginagawa namin ay hinihiram niya and then we photocopy it. Mura lang ng photocopying sa Sharjah, it's like 2 fils per page. So, kung actually yung hindi ko lang alam kung naitapon na namin yung mga ganyan kakapal na mga binded photocopies of books. Ganon siya nakagraduate na nagtiyaga na photocopy ang mga libro. And it paid well, you know. Alam mo, dahil sa pagkaporsigido niyang makatapos sa kolehiyo. And American University is one of the best universities dito sa Dubai. Ang tuition fee at that time is more than 70,000 dirhams. So, it's no joke. It's no joke. But he is always prepared na anytime pwede siyang tawagin ng mga university official, especially the president. Tatawagin siya for something na kailangan niyang tulungan. Could be academic activities or extracurricular activities. Lahat yun, nakaprepare siya sa ganung role. So, that's it for now, mga ka-fabulous parents or applicants. I hope itong video na to nakapagbigay sa inyo ng insight on how to get a scholarship. Okay? May mga, kung ano kayo, you feel that this is not sufficient, which I'm sure it's not sufficient, pumunta po kayo sa Google, mag-research kayo about scholarships. You have abundance of information. Okay? So, for the meantime, nire-remind ko kayo, do not forget to like and subscribe my channel. And also, if you can share this to your friends, maybe they would benefit from this video as well. Bye for now. Stay fabulous as ever. Bye.